Hello, magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ang sulok man sa mundo, mabuhay kayong lahat. So, painit at palapit na patapos ang ating laban sa mga sindikato sa Malacañang. Alright, so today ay minabuti kong maimbita ang aking kaibigan, si Attorney Glenn Chong, kung saan ay patuloy na lumalaban para sa inyo, sa lahat sa atin, patungkol dito sa Smartmatic. October 17, the reason why in-invite natin si Attorney Glenn, dahil October 17 po dyan sa Pilipinas ay magkakaroon ng pagdinig, kumbaga dito sa petition for the disqualification ng Smartmatic. Pero napag-alaman natin na mukhang hindi pa, kumbaga, hindi pa nagsisimula ang hearing ay mayroon ng desisyon or tapos na ang boxing dahil nga po sa utos ni Liza Ahas Araneta Marcos. At syempre pag-uusapan din namin ni ni Attorney Glenn Chong ang mga maiinit na balita na nangyayari ngayon, nakakasuhan si Pangulong Duterte. Ayan, pakabatiin muna natin si Orlando Nicolas, solid Maharlika nako. Gracia Digal, Solid Duterte, Raymi na nagmamaganda. Ay, kumusta sa iyong live selling dyan palangga? Ayan, napabili tuloy ang palangga mo, ang ati mo. Si Zorro, absent pa rin. The Travel Agent Channel, ayan. So, ano ang mainit na balita ngayon? Alright, mainit na balita, syempre bakbakan pa rin ang Tambaloslos at ang kampo ni Inday Sara Duterte. Alright? So sabi nga natin kagabi, talagang full ano tayo, punong-puno tayo ng energy na grabe ang ginagawang pampolitika, pamumulitika ni Tambaloslos. Nasaan ang unity team? Ngayon, bago tayo magtuloy-tuloy ng ating bakbakan, papasukin na natin ang ating regular guest here in my channel, Attorney Glenn Chong. Ayan. Attorney Glenn Hello, Chong. Hello, ma'am. Magandang gabi po sa inyo at sa ating po mga nanonood ngayon. Wherever you are, magandang araw po sa inyo at sa mga kababayan po natin dito sa Pilipinas, magandang hapon po sa inyo. And thank you for having me again in your program, ma'am. Sure. Kumusta, Attorney Glenn Chong? Actually, kakatapos ko lang mag-fashion show. Fashion show sa Las Vegas. Oo nga. So, nakita ko nga, nag-fashion show ka doon sa casino eh. Yes, sinurvey ko yung mga slot machines ko. Anyway, oh, yeah. Actually, ganito, ma'am. Share ko lang to para at least meron tayong human interest na pag-uusapan aside from politics. O, sure, yan sa casino. alam ko may mga nanonood sa atin na naglalaro sa casino. But remember, always remember this, mga kababayan, kung maglalaro po kayo sa casino, remember, the only way to make money in a casino is to own the casino. So, ibig sabihin, ang player, hindi pangkabuhayan, ha? Hindi pangkabuhayan ang pagpupunta sa casino. It's purely entertainment. Totoo yun. Basta the only way to make money in a casino is to own the casino, not to play. Because to play is not to earn, it's simply to entertain. And I'll just share with you, as in noong 2012, the whole year ng 2012, pinag-aralan ko yung mga online casinos because the market is very big. $33 billion at that time. Imagine, mga kababayan, $33 billion ang tinataya ng mga naglalaro sa online casino in 2012. And this is only 15 countries in Europe. Hindi kasama ang Amerika because mayroong batas ang Amerika na hindi pwedeng magkumuha ng bets mula sa mga American players to protect the gambling industry in the US, like Las Vegas, New Jersey. So, nangyari na yan dati, yung mga may-ari ng online casino, nag-meeting, may conference sa Las Vegas. When they landed in Las Vegas, they were all arrested. Kasi yung mga online casinos nila were taking bets from Americans. And that is against the law.
So, pinag-aaresto sila dyan sa Las Vegas nung nag-attend yung mga chief executive officers ng mga online casinos. At any rate, this is what I want to share. For those na gusto mag-entertain in a casino, huwag po kayong gumamit ng card. Di ba, merong card. You yung can either use a card. Ka. Yes, o yung magre-register ka. Di ba, ang ano nila dyan, comps. Yung mga comps, comp points. Oh, points yan, yeah. Comps ang tawag dyan. Oo, yes. So iniinganyo nila yung players na mag-register. And then bibigyan ka ng mga comps. So ito yung pambili ng drinks, yes, mga points, yes. Or hotel stays, ganyan. But mayroong purpose yan, ma'am, mga kababayan. The purpose na kailangan mo mag-register, o gusto nilang mag-register kayo because they want to track your betting, yung betting ninyo. Because the machine will adjust. Hindi totoo na ang principle kasi when it comes to casinos, a random number generator. So yung RNG, yun na nag-generate ng winning combinations. So random siya, pero I honestly believe it is not random. So pag may card ka, matatrack ka ng makina kung kailan ka nanalo. So tatalunin ka, tapos papanalunin ka ng konti, tapos tatalunin ka na naman, at the end of the day, you will lose more money. So, more money, yeah. Kung maglalaro kayo, just purposes of entertainment, use cash. Kasi walang tracking doon. Hindi ka matatrack doon. So, if you notice, sa mga naglalaro, pag cash ang nilalagay mo, mananalo ka kaagad. Pangkati yun eh. Pag nanalo kaya ka, kaya pala nananalo ako, Tony Glenn, kasi sinusunod ko yun. Yes, nananalo ako pag unang salbo pa lang, nananalo ako. Tapos umaayaw, so bumabalik ulit. Cash ang gamit ko. Cash ang gagamitin mo. Tapos pag nanalo ka na, bawiin mo na. Tapos lipat ka na lang uli ng ibang makina, then cash ulit ang ipasok mo. Because kung correct. Kung nanalo ka na, babawiin yan until maubos yung capital mo. Now, I have an experience and I'm just going to share this with you. One time, naglaro ako sa online casino using my laptop. Dito sa Pilipinas. Dito sa pwede pa at the time. Oh. Dito sa Pilipinas at the time. Ay, nung hindi pa. Pala. Hindi pa. Mm-mm. No, ma'am. Dati kasi, hindi pa kinat ng pagkor yung access to other online casinos abroad. So, nagload ako ng $100. Okay. $100. Panalo agad ako. Tapos, yun pa yun, no? Nag-study pa ako. So sabi ko, charge to experience nilang to. Yes. Tapos naubos yung 100. Load ulit ako ng 100. Tapos naubos na naman. Load ulit ako ng 100. Hanggang natalo na ako ng $600. Yung siyempre malaki na yun. Sabi ano ko, naku. Malungkot. Natalo ko $600. Tapos ma'am, ganito. Mga kababayan. Sabi ko, titigil ko to. Kasi meron akong record account ko yon. So sabi ko, na-track na yung winning ko and losing, ang mga losses ko at wins. Yeah. So hindi ako naglaro doon sa account na yon for the next 6 months. Then night, after 6 months, tinitingnan ko talaga 6 months na, okay, maglaro ka uli ako. Tapos nilood ako ng $100. Nung una ko palang, mga pangatlong pindot, nanalo ako ng $3,600. Oh my so, God! So, sabi ko, okay na ito. Wow. Wait muna. Okay. Oh, so, nanalo ako ng $3,600. Dollars yun, ha? Yeah. Pero $100 ang niload ko. So, tapos nilaro ko siya. I think I played it for a week. One whole week. Iba-ibang oras kasi random number generator na. So, ibang oras. Sometimes, naglalaro ko alas 4 ng umaga. Naglalaro ako ng alas 12 ng tanghali. Uh-huh. Tapos yung 3,600 bumaba yun. Tapos kung bumaba siya to around 1,500, nanalo ulit ako. Ang panalo ko, balik uli ang balance ko sa 3,600. So sabi ko, hindi. May limit to. Hanggang dito lang ako. Tapos nilaro ko ulit siya. Bumagsak siya to $900. Tapos nanalo ulit ako. Balik ulit yung balance ko to 3,600. Sabi ko, hindi na to random number generator. Kalokohan na to. Tapos nilaro ko na naman. Hanggang 600 na lang yung balance ko. Sabi ko, babawiin ko na to. Kasi at least, yung talo ko dati, bawi na. Nanalo ulit ako, ma'am. Pang-apat na panalo, balik ulit sa $3,600. Sabi ko, kalokohan na talaga to.
Tapos nilaro ko ulit. Hanggang 3,300 binawi ko. Ay, binawi. Profit panalo ako ng $2,700. Oh, so, what I mean is that itong mga casino na to, itong mga automated machines na to, they are rigged. Oo. Nakaprogram yan. Kung magkano lang ang pwede mong ipanalo. Parang smartmatic yes, machine yan, Atty. Lechong. Yes. Yeah. Ma'am, that's my point, mga kababayan. That's my point. Kapag automated yung makina, automated yung slot machines, whether pag sinabi nilang random number generator, it is not true. Because ako nakita ko yan. Apat na business akong nanalo. Yung balance ko palagi lang $3,600. Hindi siya umaangat. So ibig sabihin, nakapako lang ako dyan. Hanggang dyan lang yung panalo ko. So after that, binawi ko na. So profit ako ng $2,700. Kasi may talo ako dati ng $600. So that's my point, ma'am, mga kababayan. Kung ang slot machine na automated, doon ka na lang sa slot machine na maglaro ng manual. Siguro walang daya doon. Walang daya doon. In the same way, kung automated yung makina sa pagbilang ng boto, pwede tayong talunin doon. Pwede tayong magikin. Yeah. So that's my point na whether that's a casino slot machine or whether that's a vote counting machine. Because it's automated, ang intervention pandaya is automated also. Hindi mo nakikita. Yeah. Actually, Attorney Glenn, 'di ba, nag-file kayo ng complaint, 'di ba, ng complaint para pigilan nga ang pag-award dito sa Smartmatic, and I believe sa October 17 magkakaroon ba ng hearing or award, i-award na ba yung Smartmatic? Ano bang issue dito, Attorney Glenn? Yung petisyon na 'yon. Hindi pa po award 'yan, ma'am. Sa October 17, ito po yung schedule ng hearing ng petition for disqualification. Okay. Ito yung petition for disqualification na pinail po nila General Reyo, Colonel Udonio, Frank Isaac, at si Gas Lagman, of which I am a witness doon sa affidavit ko laban kay Lisa Marcos and the two technical guys na nag-usap sila ni Smartmatic. So, ito yung hearing, October 17. So, Martes po yan, ngayong darating na Martes. Pero ma'am, mga kababayan, may nakausap po akong abogado, galing po siya ng COMELEC. At sinabi niya, Glenn, parang naluto na yata yung decision dyan sa petition for disqualification. Ang voting ay 3-4. Talo kayo. So sabi ko, October 17 pa yung hearing namin. Sabi niya, ayun, ang sinabi doon sa COMELEC, pumunta ako doon Ang ugong-ugong doon is, ang voting ay 3-4. Sabi ko, sige. Sabi ko sa kanya, Kanyero, let me guess kung sino yung tatlo. Sino yung tatlo na papabor sa amin? At sino yung apat na hindi papabor sa amin? Kasi 3 pabor sa amin, disqualified si Smartmatic. 4 hindi pabor sa amin, qualified si Smartmatic. So, panalo ng isang vote. So, i-qualify nila si Smartmatic. Sabi ko, okay. Yung tatlo na sinasabi mo na boboto pabor sa amin, ito si George Garcia, si Nelson Celis at si Maceda. Yung mga in-appoint ni Bongbong Marcos, tama ba? Sabi niya, oo, yan ang narinig ko. Yung mga in-appoint ni Bongbong Marcos, papabor kunyari sa inyo. Sabi ko, I am not surprised. Kasi ilalabas nila na hindi ka paniwala yung sinasabi ni Glenn Chong kasi kami, bumoto kami, pabor sa kanila. You get me? Yes. Oh ma'am, mga kababayan. So, muro-muro to. Si George Garcia, si Nelson Celis at si Maceda, in-appoint yan ni Bongbong Marcos. So ang sabi ng abogado ng kausap ko, buboto yan pabor sa inyo. Ang pagkakaintindi ko, to neutralize my affidavit na hindi totoo yung sinasabi ni Glenn Chong kasi bumoto kami to disqualify Smartmatic. Walang order galing sa taas. Pero yung apat na nakaupo na before sila, buboto pabor kay Smartmatic. So, panalo ng isang boto si Smartmatic. So, ma-qualified siya. Yes. So, ang sabi ko, ma'am, mga kababayan, I'm not surprised ko yung apat buboto kay Smartmatic. Bakit? Mga kababayan, yung termino ng apat, mag-i-expire yun sa panahon ni Bongbong Marcos. Yung apat, yung in-appoint ni President Duterte, mag-i-expire yung termino nila ngayong termino ni Bongbong Marcos. What would prevent Lisa Marcos from promising them? Bumoto kayo kay Smartmatic, i-a-appoint ko kayo sa ibang posisyon pagkatapos ng termino ninyo. Yeah.
Oh, yun, siya, yun yung ano nila. Yeah, at nangyari na kumbaga naluto na yung voting, 'di ba, sa disqualification, parang slot machine, naka-program na. Pinrogram ni Lisa Marcos. Yes. 'Di ba? Si Lisa Marcos ang may hawak ng slot machine. Sunusian. Oo. Oo, si Lisa Marcos ang may hawak ng kababayan slot machine, yung Mandaraya. So, yun nga, ulitin ko, itong moro-moro nila sa COMELEC, unahan na natin. At least on this day, October 13. October 13, apat na araw bago ang hearing, binulgar na natin to rito. Correct. Dahil kung magkatotoo, alam nyo na. Pero kung hindi naman, ang ibig sabihin, nag-adjust sila. Ganun ginagawa nila. Oh, inunahan natin eh. No, di ba ma'am? Yeah. Oh, yeah. May obligasyon tayo as Filipinos, may obligasyon tayo kasi yung karapatang bumoto ay constitutional right natin. Inherent yan sa bawat Pilipino. At kung lulutuin itong mga gunggong na to, may obligasyon tayong sabihin sa publiko. Basta ang sinabi ko, ang information na binigay sa akin ng isang abogado na pumunta sa COMELEC, kaibigan ko to, kilala ko to, at kilala nyo ang abogadong ito, 3-4 ang voting. Yung tatlo na inappoint ni Bongbong Marcos, papabor sa amin. Kunyari, ipadisqualify si Smartmatic para man-neutralize yung affidavit ko, yung revelation ko na nag-meeting ang may-ari ng Smartmatic at si Lisa Marcos kasama ang dalawang technical guys. So yun yung ipapakita nila sa publiko. Oh. Hindi totoo yung sinasabi ni Glenn Chong kasi bumoto kami pabor sa kanila. Yeah. Pero yung apat, boboto pabor kay Smartmatic, whose terms will be expiring this time. So ang hindi tayo may surprise kung i-appoint sila sa ibang posisyon after the expiration of their term. Yun yung negotiation dyan. Ang nakikita ko dyan sa interview natin ngayon, mukhang babahan na naman ang alak sa ano ni Lisa. Ni Lisa Marcos. Mukhang babahan na naman ang alak kasi maglalasing na naman yon at baka magpulboron dahil sabihin na naman, sino na naman ang nag-inform? Oo, sino na naman ang nag-inform sa atin? But anyway, ano ang dapat natin gawin? Dahil ayan, na-expose nyo na ang plano nila sa October 17. So anong message natin dito sa COMELEC? Actually, ma'am, mga kababayan, nakita ko lang doon sa post ni Frank Isaac na nananawagan siya na habang maghihiring kami, sila, and I suppose papupuntahin nila ako doon, I'll make myself available kasi kung gusto niya akong tanungin tungkol sa affidavit, ready naman ako. Hindi ako tulad nitong bano na mag-disclose tapos aatras. Agrikan. We will come to that one later. Hindi. Yeah. Ang palagi kong sinasabi sa inyo, mga kababayan, paglensong buo ang loob. Paglensong buo ang loob. Hindi ako aatras. Pag ginawa ko yan, paninindigan ko yan. Because that's the truth. Hindi ako aatras. Walang atrasan, mga kababayan, dahil nandito kami. Gumuho man ang mundo, hindi ako aatras. And I'm sure si Maharlika, si Ms. Maharlika will not also do that. Hindi kami aatras. We will keep fighting for you and for everybody in this country. Yeah. So binuking natin to, sinabi natin to, dahil kung sakali mangyari ang 3-4, alam nyo na, naunahan natin ng apat na araw. Pero kung babaguhin, nag-adjust sila. Nag-adjust sila. Oh, Mga kababayan, pinainsun ni Lisa yung kanyang playbook, yung kanyang online, yung kanyang casino. Yung kanyang slot machine. So anyway, Attorney Glenn Chong, kababasa ko lang, actually kahapon nagbigay ng statement si COMELEC Chairman George Garcia na parang ang tapang-tapang ng kanyang binitawang salita. Sabi niya, mananagot ang mga kandidato para sa barangay at SK elections na sangkot sa premature campaigning at vote buying. You know, parang wow, parang akala mo totoo talaga na you're fighting for illegality sa COMELEC. Anong nakikita mo dito? Bakit siya nag-focus dito sa mga minor issue which is importante din sa election na parating? Tama kayo, ma'am. These are minor issues. Although, let us be clear, we do not condone vote buying.
No? True. We do not condone vote buying. We do not condone premature campaigning. Dapat sumunod tayo kung ano yung batas. In that regard, tama si George Garcia. Pero there is an inordinate focus. Ito yung term, ha? Inordinate focus dito sa mga violation na to, na ang culprits are the candidates. Parang ang kandidato ang pinipiit, iniipit nila. Hindi nyo ba nakita yung panggagago ni Smartmatic sa buong sambayan ng Pilipino? O in terms of vote buying, buti na lang, I'm not saying ha, that I'm condoning vote buying. Buti na lang, ang vote buying na pupunta sa tao na bibili ng pagkain, natutustusan yung pangangailangan niya. Kaysa ibigay mo ang suhol kay Smartmatic. Magkano ang suhol? 100 million ang congressman? Samantalang ang binibigay mo sa butante, malaki 1,000. 1,000, huhulihin mo. Inordinate focus on the ordinary Filipino for a mere 1,000. Samantalang si Smartmatic, 100 million sa congressman, 200 million sa senador. Diyan mo makikita, mga kababayan. Kaya nakafocus sila doon because they want your attention to be focused there para malihis yung issue na ang bigger vote seller si Smartmatic. Si Smartmatic ang bigger culprit. Napakita na namin yan sa inyo ni Maharlika last time. Yung smoking gun. It's over there. Yung maraming papel na pinakita ko na tinake down ni Facebook. Siguro hindi ma... Lisa Marcos cannot face the fact na merong ebidensya, smoking gun laban kay Smartmatic. So itong focus na to, inordinate focus sa mga maliliit. You know why, mga kababayan? Dahil ang botante, pag tumanggap ng vote buying, or kung ako, tumanggap ng vote buying, 1,000, walang cut si Smartmatic, walang cut si Comelec. Pero kung doon ka, ang politiko babayan kay Smartmatic, may cut si Comelec. Because they are the partners in crime. Tandem yan. Yes. Hindi mangyayari na makapandaya si Smartmatic na hindi kasabuhat si Comelec. Tingnan nyo, nakasuhan si Andres Bautista. 4, panunuhol. Sino nanuhol? 4 na key officers ng Smartmatic. Hindi ba sampal yan sa mukha ng mga taga-Comelec? Huwag na nating isama ang mga janitor dyan. Ang mga lowly employees kasi wala sa kinalaman. Mga gwardiya. As a matter of fact, yung mga gwardiya dyan, sinabihan pa ako. Imagine nga yung gwardiya sa Comelec. Dati sinabihan ako, sir, ituloy mo yung laban, sir. Wala kaming magagawa. Nandito kami nagtatrabaho. Pero gusto namin ilaban nyo ang aming boto. You see? Right in their own turf. Hindi. Yeah. Nakikita nila yun. Nararamdaman nila yun. Sabi na hindi namin kayang lumaban kasi dito kami nabubuhay. Tatrabaho. Pero gusto namin na maging malinis yung eleksyon. And we see you as the only person na mapagkatiwalaan namin na ilaban ninyo. Panahon yun ni Brillantes nung papunta-punta ako pabalik-balik sa Comelec. So, you see, kahit yung nagtatrabaho sa loob ng Comelec, they desire a better election system. Wala lang silang magawa. Kasi kung if they will talk, sila yung unang lalabas sa Comelec at wala silang kapa. Yeah. Kaya I will only say this, yung mga gwardiya, yung mga janitor dyan, yung lowly employees ng Comelec, walang problema. Itong mga direktor, yung mga nasa taas, ito yung mga kakonsabo ni Comelec. I mean, ni Smartmatic. Mm-hmm. Yeah. So, yes, grabe. Kaya mga palangga, abangan natin sa October 17 ang desisyon ng Comelec to disqualify Smartmatic. Ay, hindi pa, natin, ma'am. Hindi pa po desisyon yun. Hearing pa lang yun. Ah, hearing pa lang. Sorry. Hearing pa lang yun. Yeah, I mean yung desisyon nila kung anon paano nila ipapaboran ang Smartmatic. Yeah. You're right, brother. Oh, baka magkatotoo yung 3-4. Baka magkatotoo yung 3-4 kaya unahan na natin. Pero hearing pa lang 'yan sa October 17 at baka may pupunta na naman doon sa labas ng Comelec at ng mag-prayer rally. At least maipakita natin sa Comelec. Yeah, bakit hindi? Mas maraming yun. Yeah. Attorney Glenn Chong, sana sumama. Forward. Ma'am, sana sumama na si President Duterte dito. Ayun, papunta diba? Na nga ako doon.
Attorney Glenn, papunta na ako kay Pangulong Duterte. So, mainit ngayon ang okay. Sa kanya dahil nag-open up na si Pangulong Duterte sa pagka-dismaya niya sa pagsisingle out kay Sara sa pagbakbak sa which social is very media. Obvious. Yeah, and sa ng mainstream questioning the intelligence fund or confidential fund ni Sara Duterte. Pero yun nga, siya lang talaga ang binabakbakan, kaya ang Pangulong Duterte ay nagalit na dito, particularly kay Martin Romualdez, dahil syempre alam naman ni Pangulong Duterte yan, kung may puting ahas ako, may intel ako, meron din siya. What is your point about it? What is your view about it? Actually, ma'am, mga kababayan, malinaw na malinaw naman, they're singling out Sara Duterte as if siya lang ang tumanggap ng or gumamit ng confidential funds or intelligence funds. As I've said before, by its nature, confidential funds and intelligence funds are not demons per se. Pero dito, dinidemonize nila si Sara Duterte, the vice president. And the one legitimately elected, I'll make clear about that. Kasi sigurado ako, yung 32 million niya, totoo yun. Yung kay Bongbong Matic, may dagdag yun. Ulitin ko, nanalo man si Bongbong Marcos, but I do not believe it is 31 million. Mababa yung boto niya dahil matibay ang kalaban, si Lenny Robredo. Hindi ko sinabing nanalo si Lenny Robredo. Yes. Yung kay Bongbong Marcos, mas mababa yung boto niya. Dinagdagan yun para umabot malapit sa kay Sara. Because kung mataas yung boto ni Sara Duterte, mababa si Bongbong Marcos, being a weak person at that, baka hindi siya mag-last ng 6 na buwan. So that's why they have to, kumbaga, iangat nila para people will look up to both of them as leaders. Otherwise, kung si Sara ang 32 million at si Bongbong Matic ay mababa, he will be simply ignored and disregarded. And being weak, a double whammy na yan. So, itong pag-single out nila kay Sara, this is more of a demolition. And it's very clear, it's a demolition job. Tingnan po ninyo mga kababayan, magkano ba ang confidential and intelligence fund ni Sara na they are making a circus out of it? 125 million? Together with the Office of the President and the Department of Education, 650 million compared to Romualdez. Hindi ma'am, yung ano yan, ma'am, yung 625 million, yan yung nasa budget, yan yung nasa National Expenditure Program, para sa susunod na taon. Pero yung 2022 ang pinag-uusapan natin. Let's put that in context, yung 2022, magkano ba ang kay Sara? 150 million. Okay, sige, 150 million. Magkano bang ginastos ni Bongbong Marcos sa Confidential and Intelligence Fund? Ang sabi ng Commission on Audit, 4.5 billion. 4.5 billion ang ginastos ng Office of the President sa Confidential and Intelligence Fund. But because hati yung term na yun, 6 months kay President Duterte, 6 months kay Bongbong Marcos, we do not know exactly kung magkano. Kasi hindi naman sinabi ng COA. Basta 4.5 million, which is actually kind of misleading. No, kind of misleading yung balita na yun na Office of the President spent 4.5 billion in confidential and intelligence fund. Dapat klinaro yan ng COA. Magkano ba ginastos si President Duterte at magkano ba kay Bongbong Matic? Oo. Yeah. Kasi kung assuming 4.5 billion, di 2.25 yung hati, kalahati. Kalahati kay Bongbong Marcos, most likely. 2.25 billion pesos ang ginastos ni Bongbong Marcos sa Confidential and Intelligence Fund. Yung kay Sara, 125 million, kapiranggot lang yun. Barya-barya lang yun sa 2.25 billion na ginastos ng Office of the President under the 6 months of Marcos. O bakit hindi? Ako, nawala si Attorney Glenn Chong. Mukhang tinanggal ni Lisa Smugs. Nawawala ka, brother. Bakit hindi? Tinanggal ni Lisa siguro kasi punta na tayo doon sa Confidential Intelligence Fund. Kaya ma, okay. Tuloy-tuloy lang, Attorney Glenn. Mga kababayan, tingnan ninyo, 2.25 billion, most likely, kasi hati yun eh, hati kay President Duterte, hati sa kaya, 6 months sila. 2.25 billion,
yung sa Office of the President under Marcos Jr. compared to 125 million. Million kay Sara Duterte. Kapiranggut lang yan. Barya-barya lang yan. You should be asking this president who was seated by Smartmatic, proclaimed by Smartmatic, kung saan napunta yung 2.25 billion. It's not fair na i-crucify mo si Sara Duterte for 125 million. Ha? Klaruhin natin. It's not fair na i-crucify mo si Sara Duterte for 125 million in confidential and intelligence fund. Hindi mo tinatanong ni, tanong man lang, yung 2.25 billion ni Marcos Jr. And kay Romualdez also na 1.6 billion. Imagine, yung pala yung pinos ni SAS, 1.6 billion, yung Unbelievable Gentleman ba yun? Oh, 1.6 billion. Now you see mga kababayan, bakit si Sara lang ang crucify ninyo? Bakit hindi niyo tinanong si Martin Romualdez at si Empinsan niya, si Marcos Jr. na mas billion yung sa kanila? So you see, target, ang target si Sara Duterte para sirain, para siraan sa harap ng publiko. Now, para ito naman, ma'am, dito tayo si Marcos Jr. Yeah, para sa pangarap ni Tambaloslo sa 2028 yan for presidency. Yun kasi yung dream job niya, brother. Ma'am, hindi. Si Tambaloslo ay player lang. Planner is Lisa Marcos. You have to look at the 2034, yung anak niya. So si Martin Romualdez, seat warmer lang yan for 2028 to 2034. Seat warmer lang. Hold the fort. Hold the fort until Sandro Marcos becomes qualified to run for president. Kasi siya naman ang i-anoint ni Smartmatic kung nandyan pa yung mandarayang yan. So, si Lisa ang nagplano niya. Si Martin is just a player, seat warmer. So, kung titingnan mo, sino ang ultimate responsibility? Saan mo ituro yung ultimate responsibility dito sa paninira kay Sara Duterte? The planner, not the player. Yes. Sinabi ko na yan, actually sinabi ko na yan before na si Lisa lahat ang utak niyan. Ay, nako. Kaya nga, nagalit na si Pangulong Duterte. Kaya mga kababayan. Bakit si Sara lang? And also, Attorney Glenn, nangihingi si former President Pangulong Duterte ng audit sa lahat, not only for Romualdez, but sa lahat sa Congress and Senate. Dito muna tayo ha mga kababayan, don't miss the bigger picture. Si Tambaloslos player lang yan, he's just a pawn in the overall chess game of Lisa Marcos. Ang ultimate goal is maging presidente yung anak niya sa 2034, kaya hindi niya bibitawan ng Smartmatic. The only way makawala ang sambayan ng Pilipino sa sakal ni Lisa Marcos is matanggal si Smartmatic. That's the end game for us. Para makawala tayo, we will be liberated forever from this type of people, this type of politicians. Now, yung sinabi ni President Duterte na liquidation, ang gusto kong makita dyan, ma'am, mga kababayan, yung insertion. Kung ganito ha, insertions. O kasi, yung DBM magsasubmit niya ng National Expenditure Program. Ito yung budget. Ito yung budget. Makapal yan. Ganyan, kapal. Mm-hmm. Oh. So, isasubmit niyang National Expenditure Program. Bawat congressman bibigyan yan ng kopya. So, syempre, ito yung basis ng budget deliberations. Now, dito, pwede kang mag-realign ng mga pondo kung ikaw ang speaker. O, realign mo yan. Huwag tanggalin mo yan dyan. Lipat mo dito. Unprogrammed expenditures or whatever. Tapos, yun, meron sila mga insertions dyan. Sisingit nila yan dyan. So, yung ibang budget, madadagdagan dahil insertion yan. Insertion na ni congressman. Ako minsan, humingi ako ng insertion. Pumunta ako kay speaker. Hindi itong speaker na to. Pumunta ako kay speaker. So, humingi ako. Sabi ko, sir, gusto kong bumili ng 3 mobile clinic. Kasi at the time, nagme-medical mission ako araw-araw, ginawas congressman. So gusto kong bumili ng 3 mobile clinic. Kaso isang mobile clinic lang ang kaya ng PDAF ko. O sabi ko sa kanya, si Nugralis yun. Si Nugralis, I remember. Sabi ko, boss, in-explain ko sa kanya na
gusto ko mamili ng tatlong mobile clinic kasi yung una kong mobile clinic, yun yung sa PDAF ko. Hindi kaya kasi 10 million. Yung isang mobile clinic ko, may dental section yun, tapos yes, may x-ray, tapos may section dun sa gitna for maternity. Maternity check-up. Kasi ayaw ko naman yung nanay na check-upin mo sa labas, masailan yun eh. That's yes, my point. Ayaw ko check-upin yung mga nanay, yung mga babae, dun sa labas. Masailan yung bagay na yun. So, yes. Kaya pinasok ko sila doon sa van ko, yung mobile clinic kong malaki. So nasa gitna sila kasi ang dulo ay dentistry, yun yung gitna ay maternity, tapos x-ray. Uh-huh. Tapos sabi ko, sir, kailangan ko ng pangalawa kasi gusto kong gawing medtech van. Medtech yan, van kasi doon ako, brother, dati. Mm-hmm. Yes, sabi ko, doon ako magtitest na lang sa barangay. Kung kayang itest ng medtech, doon na yun. Kasi may mga doktor ako at the time, 32 yung doktor ko, dentist and nurses. So sabi ko, bigyan mo ako ng isa pa. Kasi yung pangatlo, hihingin ko na naman yun sa insertion sa next year. Yung pangatlo, ma'am, mga kababayan, gusto ko na operating theater. Doon ako mangungupira sa barangay. Yung kaya lang, goiter, cyst, goiter, o yung mga tuli doon. Oh. So gusto kong bumili ng... Actually, 10-wheelers dapat yun yung mas mahaba para mas maraming operating. O dalawang operating rooms o tatlo. Dalawang operating rooms tapos may recovery room, parang ganun. So, imagine, hindi ako doktor ha, abogado ako, CPA ako, abogado ako, pero naisip ko yun. Naisip niya yung pangangailangan ng tao. Yes, kasi ma'am, sa amin kasi sa Biliran, isa lang yung hospital namin. Isa lang yung hospital namin serving 220,000 people. Imagine ninyo mga kababayan, 200,000 people kami. Isa lang yung hospital namin, 200 bed at that time. Tapos, kailangan talaga ng mobile diba, clinic. Alam natin na magbabayad ka sa doktor, magbabayad ka sa medisina. So I wanted to change it all. Ako yung pupunta sa barangay, daladala ko yung tatlo kong mobile clinic, may medtech van pa ako, may operating theater ako. Tapos yung doktor ko, hindi magpapabayad sa inyo. Tapos medisina pa ng congressman ang ibibigay sa inyo. Wala kayong gagastusin. That's my point. I wanted to change it all. Remember, hindi ako doktor. Abogado ako, CPA ako, pero naisip ko yun. So, kaya alam ko yung insertion kasi binigyan ako ni Nograles ng 10 million. Sabi niya, sige, 10 million para sa isang van. Doon sa medtech van mo. Ay, tuwa ako yun. So, alam ko meron ang speaker na ganyan kalaking pera. Billions yan, mga kababayan. Billions yan. Tapos humihingi yung congressman doon, syempre, that's for the speaker to dispense with. Pabor yan eh. So ako nagpapasalamat ako kay Congressman Nograles at that time. Yeah. So alam ko mayroong ganyang pondo ang congressman. Dapat yun yung tingnan ni President Duterte kung saan napupunta yung mga insertions ni Speaker Romualdez. Actually, ako, my opinion, wala namang problema dyan sa confidential fund na yan. Kung talagang napupunta sa tama, lahat sila, kaso wala naman tayong nakikitang, wala tayong nakikitang gawa nila eh. Diba? Ang nakikita natin ngayon sa gobyerno, puro bribery, smuggling. So, diba? Kaya nakakagalit, Attorney Glenn. Dahil, you know, it's okay. Oh, may confidential fund ang, si Kuting. Diba? Pero ang ginagawa, walang progress. Walang progresibong bukas na pinangako niya sa atin. Oh. Let me just share this kasi ikaw at kayo, nagbubulgar kayo doon sa mga katiwalian, corruption. Opo. Kahapon ay nag-lunch ako. I mean, actually late lunch with a judge. Judge yun. Sinabi niya, he's very supporter to ni Marcos. Marcos to. Okay. Na judge, Marcos to. And said, I'm very dismayed kasi yung kaibigan niya nagpapa-appoint. Meron na raw kandidato si Speaker. Pero kung gusto niyang pumilit, kailangan magbayad ng 300 million. Oh my God. Mm-hmm. So yun judge ka, ito ha, sabi niya, I'm very dismayed. Sabi ni judge, I'm very dismayed. Kumbaga, qualified. Sinuportahan ko siya. Mm-hmm. Brother, kumbaga, qualified yung nagpapa-appoint. Na kumbaga qualified naman doon sa kanyang hinihinging puesto, then naniningil ang speaker of the house ng 300 million to appoint him or her, tama ba?
not this yung pagkakwento ni judges that hindi yung okay. yung mga tao niya ang nagsabi na o kung ipipilit mo 300 million ang pamasahe, 300 million pamasahe, but this guy is known to be straight. This guy is known to be straight. So siyempre sabi ni judge, kaibigan ko to eh, alam ko, kilala ko to, straight to. And I know na si judge at ang asawa niya nangampanya to kay Marcos. Yan kapo, nag-lunch kami, late lunch. Sabi nga niya, I was very dismayed. Very dismayed. Because, and then sabi ko sa'yo, totoo nga talaga pala yung sinasabi ni Marlika, ni Miss Marlika, well, about all these shenanigans. So, ang author na naman yan, ang may kumpas niyan, eh wala nang iba, kundi ang ulo ng babaeng ahas. Kasi sinabi ko na yan as early as, I think, last year, na kung gusto mo magpa-appoint, you have to pay the price. Diba? Kailangan mayroon kang ang problema dyan, ma'am, ang problema dyan, ma'am, mga kababayan, ganito, may upfront, ang sabi ko nga kay Chachi, siguro yung 300 million, upfront lang yun, upfront na babayaran mo, pero meron pang monthly dues. Meron pa. Yes. O meron pang monthly dues. So sa halip na, ay imagine, nagbayad ka na ng pamasahe para ka ma-appointed, and this brings us to yung sinabi ni Tumbado na yung mga yes. Sa prangkisa umaabot hanggang sa office of the president. Yes. Oo. But before tayo pumunta doon, Attorney Glenn. Teka, before tayo pumunta yes, doon, gusto ko muna patapusin yung kay Pangulong Duterte na kakasuhan siya nitong mga party list, okay? Katulad nila Franz Castro dahil sa kanyang statement, ito ang exactong sinabi ni Pangulong Duterte. Sabi niya, kaya sabi ko kay Inday, kay Sara, magprangka ka na lang. Itong intelligence funds na ito, gagamitin ko para sa utak ng mga Pilipino. Kasi ang target ko, kayong mga komunistang nandiyan sa Congress. At sabi pa niya, patay kayong mga komunista dyan. Prangkahin mo na, sabi niya, prangkahin mo na yang si Franz. Ito yung habang, you know, si Franz Castro. Franz Castro. So parang dito yata kumuha ng statement itong mga makabayad party list na sa statement ni Pangulong Duterte, patay kayong mga komunista dyan. So parang sinasabi nila na Pangulong Duterte is threatening them. Parang, you know, threat. Anong point mo dito, Attorney Glenn, na sinabi ni Pangulong Duterte? Actually, ma'am, mga kababayan, kilala natin si President Duterte when he was president. Ganyan siya nagsasalita eh. He talked that way without actually doing it. Di ba? He talks that way. Papatayin ko kayo, pero yung sinasabi niya, papatayin niya, buhay pa naman eh. Correct. So, walang in other words, yeah. He did not actually mean it. He did not actually mean it. Ganyan siya magsasalita. Ganyan siya kumbaga, that's his style. That's his style. May kanya-kanya naman tayo ng style. Pero, kung maipakita mo na sinabi niya, papatayin kita, hindi naman namatay, he did not really mean it. So, ang sa akin is, kayong mga kongresista, itong mga sa Makabayan Party List, don't be onion skinned. Don't interpret it just like itong sa confidential fund. You interpret it one way. You didn't interpret it two way. Na kasama ang presidente dyan. Ang sinisingle out nyo si Sara Duterte lang. Now remember, mga kababayan, credibility is earned. It is not proclaimed. I repeat, credibility is earned. It is never proclaimed. So kung sasabihin nilang credible sila, that's proclaiming their credibility. That is not. They are not credible. Bakit? Wala silang consistency. Hindi consistent, mga kababayan. Kung titirahin mo yung vice president for confidential and intelligence fund, bakit hindi mo tinirang presidente for the same matter, yes. Subject matter? Confidential and intelligence fund. Dito tayo Speaker of the House. O ito, mga kababayan. Mm-hmm. Ang target nila si Sara Duterte. Ang topic, ang subject matter, intelligence fund, confidential funds. Eh, meron din naman si Marcos Jr. Meron din naman si Romualdez. O bakit hindi nyo chinek yung 1.6 billion doon? O 2.25 billion? Mas malaki pa. Dito kayo sa Kapiranggot. So, ibig sabihin, mga kababayan, walang consistency. Walang consistency means walang credibility. This is not credible. This is a witch hunt. It's a witch hunt. It's a demolition job. Ito yung mga demolisher. Ito yung mga
sila ang, that's a demolition job. It's not constructive lawmaking. It's not constructive investigation. Another point. Lawmaker ka, obligasyon mo na pagsilbihan ang taong bayan to the best interest of the public service sa taong bayan. Eh bakit itong Smartmatic? Hindi nyo iniimbestigahan. Nandiyan yung affidavit ko. Bakit hindi nyo tinatawag si Lisa Marcos? O Lisa, sagutin mo to. Isang buwan na. Ano ba ngayon? Yeah. 30. O mag-iisang buwan na. Mag-iisang buwan na nakababad tong affidavit ni Glenn Chong. Inaakusahan ka. Directly. Walang duda. Walang pagtatago. Pinirmahan ni Glenn Chong. Inakusahan ka. Pointing his finger at you. Ikaw yung may pakana. Kausap mo yung may-ari ng Smartmatic. Kasama mo dalawang technical guys. Bakit hindi mo sinasagot? Anong meron dyan? Yeah. Bakit hindi nyo imbestigan si Smartmatic? Bakit hindi nyo imbestigan si Lisa Marcos? So that's another point, mga kababayan. Walang consistency yeah. Means no credibility. Huwag kayo maniwala dyan. At saka magtataka ka, Attorney Glenn, nung time na hindi pa presidente si Kuting, si Bongbong Marcos, ang ingay-ingay ng mga grupong ito na no to dictador, no to dictatorship, no never again Marcos. Now, dito sa expose mo, sa affidavit mo, na ang nasasangkot ay ang First Lady. Pagkakataon na sana nitong mga grupong ito, nila Makabayad, nila Gabriela, na this is it. Merong matibay na circumstantial evidence galing from Glenn Chong na mabigat actually. Nanlaban dito sa gobyernong sukang-suka sila noon. Pero bakit ngayon, tama ka, wala silang interest dito. Sa halip, si Sara lang ang interest nila. Oo, ang target nila si Sara, which is the common target of the Marcos administration. Yes! Diba? Common target. So in other words, itong Makabayad ay kakampi nila. They belong to the same feather. Kasi they're focusing on the same enemy. Their common enemy, si Sara Duterte. Si Sara Duterte ang tinumbok nila because ito yung common enemy nila. Hindi nila ina-attack si Marcos now because, as you say, Makabayad na bayaran. Most likely. So wala talagang unity between blue and the green. Ang unity team ay, you know, yung dilaw at saka itong mga makakaliwang grupo. So walang unity team. Nabudol tayo. My God. pati si Sara nabudol. Hindi lang tayo, pati si Sara nabudol. Yeah. Patapos nilang gamitin, pagkatapos nilang manalo because of Sara, ito yung ginawa nila kay Sara. I know. Ano pala? As an example, ano bang ginawa ninyo, Lisa, Bongbong Marcos, kay Tita Naida Angping? Ano sa si Naida Angping ngayon? Kung nanonood yung mga trolls kayo, o loyalista na hindi nag-iisip, meron namang yung loyalista ang nag-iisip talaga. Okay, mm-hmm. We have to make a distinction dyan, ma'am, mga kababae. May mga loyalista sa kanila na nag-iisip. May mga loyalista walang isip. The cranial vault is empty. Ignorance shines. So, tingnan nyo, si Tita Naida, si Naida Angping, former congresswoman si Naida Angping, nung pang 2013 kasama nila 2016 nung election kasama na nila yan. Actually sa father pa kasama na nila yan. Kilala ko yan. Kasama na nila yan. That's loyalista talaga si Tita Naida sa kanila. Loyal si Tita Naida sa kanila. Ano nangyari? Ba't niyo initsapwera? Tinanggal ni Lisa din. Initsapwera. Lisa Marcos. Ni initsapwera mo si Tita Naida Angping. Anong nangyari? Ano? Nagsilos ka? Lisa? Silosa. Si Sara pinagsisilosan niya, Attorney Glenn. Si Sara, silosan niya dyan si Lisa. Yeah, meron akong personal knowledge. Pwede siyang magsilos kay Tita Naida kung maraming ini-entrust na documents kay Tita Naida na hindi niya nakikita. Kasi gusto niya, kontrolado niya lahat eh. Yes. So, ito lang. Bakit yung isang taong loyal sa inyo? Hindi lang na don't count us anymore. Si Ma'am Harlika, ako wag niyo na kaming ito. Hindi na kami kasali. Because ako I'm loyal only to my cause, to the country and the people. And I'm not loyal to them. So pero si Tita Naida loyal sa kanila. Eh nasaan ba? Ano ba ginawa ninyo?
inintsapwera ninyo. Wala naman kayong sense of gratitude. Lisa, Bongbong, wala kayong sense of gratitude doon sa taong nagsilbi sa inyo? Kasi gusto nila, brother, Attorney Glenn, gusto kasi nila yung kayang mag-deliver ng mga bribe money. Yun. Kaya pag hindi ka magaling, isa sa requirement ni Liza Marcos para ma-appoint ka o mag-stick ka with them, you have to know how to deliver. Not the good result for the Filipino people. But, quickly lang, balik tayo doon sa pamasahe. Okay. Imagine upfront magbabayad ka. Let's say 300 million. I'm sure meron lang monthly dues yung sinasabi mo na kailangan mong mag-deliver. So may monthly dues pa yan. So ako na nga yung nagtatrabaho, ako pa yung magnanakaw. Ako pa yung gagawin yung magnanakaw. Ano yung makasuhan ako, hindi kayo. Yeah. Oh, come to think of it. Oh, kayong mga busabos dyan na nagbayad at naghahatid ng monthly dues. Yes. Don't you ever think na what if a new government comes in and ang bagong gobyerno is determined to clean the system? I hope. To restart the entire government machinery. Let's start all over. Linisin natin. And let's make all those people responsible for cheating the people. Pag nanakaw ng kanilang pera, papanagutin natin. Hindi kayo makukulong kasi kayo ang nagnakaw eh. Come to think of it. Marcos is not going to be there forever. Marcos will be there at best 6 years. What if a new government comes in and the new government is clean and wants to restart everything? At papanagutin kayo. Yeah, ako di kayo na makukulong. Attorney Glenn, actually, hindi ko na nakikita na magtatagal siya dyan ng 6 years. So, I hope... Sinabi ko lang yung maximum. Sinabi ko lang yung maximum. Yeah, I'm excited kasi ako. But anyway, grabe yung administration. I think dapat, dapat pag-isipan yan ng mga nakaupo na inuutosan na magnakaw. The good life will not last forever. One day you will be made to account for your crimes. Remember this day. Sinabi ko sa inyo yan. So huwag kayong magpauto. Sila ang kukuha ng pera. Kayo ang gagawing instrumento. Kayo ang makukulong. Yeah. May nag-comment, Attorney Glenn, si Hazel Corpus. Di ba? Sabi niya, ito yata yung statement ni Bongbong Marcos. Sabi ni BBM, he declared BFF niya si Sara. Sabi niya, budol over and over again. Yeah, nalala mo yon na sinabi ni BBM sa isang event na kahit sa ayaw at sa gusto ni Sara, idinideclare niya ng BFF niya si Sara. Pero ngayon, hindi niya maipagtanggol. Yeah, that's my point. Yun ang nasa isip ko kanina. Yeah. BFF mo, hindi mo maipagtatanggol. You have been so silent. In other words, your silence is acquiescence sa ginagawa ng mga tumitira kay Sara. Yeah. Or, hindi ka makapagsalita to defend her because nakabantay si BA. Yes, si babae nga ahas, hawak yung kanyang balls. Walang balls eh. Anyway, Attorney Glenn, grabe. So, nakakaloka na yung nangyayari sa gobyerno ngayon. Pero, you know, nakasmile man tayo dito, pero malungkot ang dinadanas ng ating mga kababayan every single day sa kahirapan na dinudulot ng gobyernong ito. And itong pinaka-current issue din, yung tungkol kay Tumbado na nag-expose din, di ba? Nag-expose siya at sinabi niya sa kanyang press con na talagang nagkakaroon ng bayaran dyan sa LTFRB. When I say bayaran, before ka makapag-renew ng iyong prangkisa, ay may sinisingil na certain amount. At ang sabi ni Tumbado ay mayroong higher ups sa Malacanang. I know you have personal knowledge about higher ups. Pakishare sa ating mga kababayan. At ang point mo dito sa nangyayaring pag-expose ng mga kaliwat ka ng pandarambong o pagnanakaw ng gobyerno. Ma'am, let's put this in context muna ha kasi si ano ba yung pangalan niya? Tumbado? Basta Tumbado na lang. I forgot his son of first name. Mm-mm. Sige.
Mga kababayan, let's put this in context. Nag-press conference siya, meron siyang affidavit. Meron ba siyang affidavit? Parang meron. Meron siyang affidavit. Just like I did. Meron akong affidavit, meron akong press conference. O siya, siya meron siya. So in that regard, pareho kami. However, two days later, binawi niya. Ako hindi ko binawi ha. Hindi ko binawi. Mahigit sa buwan na, halos sa buwan na nakababad yan. Silent night pa rin ang kanta ni Lisa Marcos at yung dalawang technical guys. Now, ang sabi ng Supreme Court, and I'll cite the case, People versus Bensurto Jr. People versus Bensurto Jr. Ang sabi ng Supreme Court, recantations are viewed with disfavor. Hindi pabor yung mga korte dyan sa mga recantations. Because, mainly because, it is viewed with disfavor. Mainly because, there is always a possibility that the recantation may be repudiated. No? Nag-recant siya, pero babawiin na naman niya. So, di ba? Nag-execute ang affidavit, nag-recant, then babawiin yung recantation, balik ulit sa affidavit. Di ba? So, that's one reason why recantations are viewed with disfavor because it may be repudiated later on. Pangalawa, the Supreme Court says, it ignores the possibility that intimidation or monetary consideration may have caused the recantation. So, ang sabi ng Supreme Court, posible na may nabayaran o tinakot para tinutukan ni Minsa. para mawiin yung kanyang salaysay gagawa ng recantation. So, it is possible na tinakot siya or it is possible na I don't know. More likely, tinakot para bawiin niya. I mean, it's not believable na after you make a story, you execute an affidavit, you broadcast it in public, 2 days later, babawiin mo. Yeah. I mean, it's not believable. That's why the Supreme Court says it's viewed with disfavor. So, pero at least ako, mga kababayan, pinapakita ko sa inyo, walang monetary consideration, walang intimidation, walang makakatinag kay Glenn Cho. Hindi ako aatras, walang recantation. Kung anong sinulat ko, paninindigan ko yan. Buo ang loob ko. Hindi ako aatras under any circumstance. Oo. Yes. So, walang suhol-suhol dito. Walang intimidation dito. Kasi may marami pa akong bala laban sa kanila. Sige, subukan nyo. Sige, subukan nyo. Marami. Actually, and marami tayo, Atty. Glenn. Yeah. Marami tayong bala. Alam nila sa yan. Alam nila sa yan. Yung kasino kanina, yung mga kinindo ko sa inyo, kinindo ko sa kanya yan. Kasi kaming dalawa lang ang nag-UUC together eh. In better times. Noong better times pa. Kaming dalawa lang ang nag-UUC together pag nasa gathering, pinupull out niya ako, tara na mag-UUC na tayo. Marami siyang mga kinikwento. Mm-hmm. But of course, that's reserved for the right time. For the so, right time. Itong sinabi ni Tumbado na, di ba, I think ang sabi niya, Office of the President. Office of the President. Office of the President. Malacanang, parang yun ang term niya sa Malacanang. Nag-term siya ng Office of the President. Now, I remember, mga kababayan, if you read my affidavit, look at my affidavit. Yung affidavit na yan, maraming traps yan para kay Lisa Marcos. Tapatin ko kayo. That affidavit is laden with traps for Lisa Marcos. Do it, I'll do this. Do that, I'll do that. Mm-hmm. So, sinadya ko talaga yan. That's well crafted. Yung affidavit na yan, sinadya ko talaga yan. To put Lisa Marcos on notice, gagawin mo yan, gagawin ko to. Meron dyan, mga sinulat ko dyan. Now I remember, nung nag-meeting kami, nandyan sa affidavit ko. Pinangalanan ko yan eh. Nung nag-meeting kami, sabi niya, ang pinag-usapan naman ng context ay Bureau of Customs. Si Yagi. I could not recall. Yogi Philemon. Yogi yung sinabi niya. Oh, yeah, kasama yan sa mga kasabot ni Lisa. Okay, yeah. I remember that name. Okay. Oh, remember ha? Natandaan ko si Yogi. Si Yogi ang sinabi niya eh. Yogi. Mm-hmm. Meeting daw sila ni Yogi. Bureau of Customs si Yogi, di ba? Tama ba? Yes, tama kayo, Attorney Glenn. Para mapunta yung attention sa Bureau of Customs. Tapos sinabi niya sa akin, meron nga akong kahadiyero sa likod ng office ko eh. I was taken aback. Ang sabi ko, bakit may kahadiyero? Para sa mga, it's a vault. Vault. Kahadiyero is a vault.
Nalagyan ng pera. Pero ang term niya is kahadiero. Kahadiero ang term. Kahadiero. But din sa vault. Yung sa bangko, tulad yan. Siguro maliit lang yun sa kanya. Ang nasa isip ko, ang context ng pinag-usapan natin ay Bureau of Customs si Yuki. Tapos sabi mo, meron kang vault sa office mo. Sa Malacanang. Sa Malacanang. So what does it mean? Mga kabaywayan, mga kababayan, ang ilalagay mo sa kahadiero sa vault is money, hindi papeles. Yeah. Appointment papers lang yan. Appointment papers lang yan. Nandiyan yan. Because mo? They are recorded. Yes, they are recorded anyway sa computer. May database yan sila. Alam ko si Lisa, matindi yan sa mga recording. So, kung application lang yan ng mga applicants kasi dumadaan sa opisina niya, hindi, nasa computer yan, sa database nila, sa recording system nila. Hindi mo dapat ipasok yan sa vault. Kahadiero. So, anong ipapasok sa vault, mga kababayan? Di pera, walang iba. Pera? Kaya pumasok sa isipan ko yun. Nung sinabi ni... sinabi ni Yugi, ay, sinabi ni Tumbado na umaabot sa office of the president yung lagay doon sa LTFRB. At yung masip agad sa isipan ko, ba, yung kahadiero yata to eh. Kasi I know, this person is in confidence ni Lisa Marcos. Pinagkakatiwalaan to ni Lisa Marcos. Siyempre, nilagay niya doon sa Malacanang. Kung gusto niyo malaman, wala ng pera na ngayon doon. Nag-travel si Lisa nung last week of September. Pumunta siya sa offshore account niya. For sure, nandoon na yun. Anyway, tuloy, Attorney Glenn. ang ano ko mga kababayan is, now for those who are interested, read my affidavit. Makikita niyo kung sino yan. Just read my affidavit. It's anyway, nakapin yan sa Facebook account ko na kinokontrol mo. Yung kinokontrol talaga ni Lisa Marcos ng gusto. At any rate, if you're interested, read it and you will be able to discern who the person is. So, nandyan yan. Yeah. Sinabi ko na nga, that affidavit is laden with traps. Believe me. Mm-hmm. So, pag ginawa nyo to, gagawin ko to, I will just refer back to my affidavit. Sinabi ko na yun sa affidavit ko dati pa. Nandyan yan, no? Mm-hmm. So, paragraph na ganito, ganyan. So, I'm not playing games with you. I'm not playing games with them. Drop Smartmatic. Yeah. And we're settled. Yun lang ang hinihingi ko sa inyo. Hindi ako humihingi ng posisyon. I don't want to serve under Marcos administration. It's a joke. Yeah. Well, thank you, kay Rachel Go. Sa kanina, mga kababayan. Ma'am? Go ahead, Attorney Glenn. Go ahead, Attorney Glenn. Ang hinihingi ko talaga sa kanila is, bitawan niyo yung Smartmatic. Be consistent. Si Lisa Marcos was consistent for 6 years. Balikan natin mga kababayan. 2016 to 2022, Lisa Marcos was consistent. Kaya kami, magkaibigan kami. Because she was consistent. Yes. Pero nung nag-meeting na sila ng may-ari ng Smartmatic, aba, nilaglag na ako. So we're not friends anymore. Kasi trinaydor ninyo ang bayan. Trinaydor ninyo ang sambayarang Pilipino. I cannot be your friends. Because I will always remain loyal to the people and to my country. Yeah. So, well, andito kami, brother. Andito kami, Attorney Glenn, kasama ng ating mga palangga. Dumadami na dumadami ating viewers. Masalamatan si Rachel Go na nakatutok, si Zorro, at marami pang ibang mga palangga na araw-araw, gabi-gabi nandito, kapiling ko. So, ano nakikita mo dito, Attorney Glenn, sa mga sunod-sunod na pangyayari? Di ba? Alam mo naman, nung ako yung pinakaunang nagsalita about babaeng ahas, yung mga expose nga natin, di ba? Ano? Naghahakot. I admire you for your courage. Ma'am, I admire you for your courage and bravery. Thank you. And another former President Duterte. So ano yung, sa tingin mo, ano yung impact nito sa taong bayan? Yung kanyang pag-speak up a few days ago? Actually, sa tingin ko naman, marami pa naman talagang naniniwala kay President Duterte. I mean, between President Duterte and Marcos, I'd rather believe Duterte than dito. Ito, kita-kita ko ito si Bongbong Matic. Wala talaga. Imagine, sinabi niya, ang Smartmatic ang binibenta, dayaan system, hindi election system. Yeah. Pag panalo niya, ayun, pinipilit na si Smartmatic na gamitin uli. So, ito yung malinaw na traidor. At least I did not see any sense of yung
Wala ako nakitang indication na traitor si President Duterte sa sambayan ng Pilipino. Si Marcos malinaw yan. Sa isip ko, sa mata ko, sa utak ko, traitor sa sambayan ng Pilipino. Si Bongbong Marcos and Lisa Marcos together with the two technical guys. Hindi ko nakikita yan kay President Duterte. So if I were to choose between the two, I'd give President Duterte 1,000% of my support. And true. Ang maganda sana kung si President Duterte will join us dito sa issue kay Lisa Marcos. Kasi sigurado naman kung walang kinalaman si Sara Duterte diyan eh. Hindi naman siya sinama ni Lisa eh, kasi galit siya kay Lisa. Ay si Lisa galit kay President Duterte kasi hindi nga inappoint si Bongbong Marcos sa yes, Department sa Agriculture. Of Agriculture. Iba, alam natin si, yeah, yan. Galit na galit siya. Ma'am, topic namin yan habang nag-yosik kami. Topic namin yan habang diba? Nag-yosik kami. Kaya sabi ko sa inyo, marami akong alam na kaming dalawa ang nag-uusap. O yan, galit okay. Siya kay President Duterte dahil hindi niya inappoint si Bongbong Marcos Matic sa Department of Agriculture. So naturally, at ako mismo, nung nakipag-usap siya, sinabihan niya. Pinapush oh, na yeah, sa imagine. Akin sampo nila Bongo. Oh, ah, imagine, ikaw may kuman sa'yo. Imagine, may kuman sa'yo na ipush na ipa-appoint. Yes. Tapos, that's why I'm sure na nung nag-usap sila at si Smartmatic, hindi kasama si Inday Sara. Wala siyang pakialam doon. Kanya, yung sa kanyang asawa at yung kanyang anak. Kasi matibay na kalaban din si Farinias. Yes. Doon sa first district ng Ilocos Norte. Mm-hmm. Yes. So, kung ako, I'm hoping the president will also call on whoever. I mean, itong Senado, by the way nga pala, sinabi ni Cuco Pimentel na imbestigahan yung kay Tumbado na revelation. Imagine, mag-iimbestiga kayo for an affidavit that has already been recanted. Okay, yeah. While it is viewed with disfavor, you have to look at the fact that it was recanted. Itong affidavit ko hindi. It's alive and well kicking. It's yes. Kicking alive. Bakit hindi nyo iimbestigahan? Oh, tingnan natin mga kababayan. Sino ang totoong may balls dyan sa Senado? Sino ang totoong nagmamahal sa sampayan ng Pilipino? Sige, dyan natin wow. Makikita. Mukhang sino wala, sa inyo? Napakabigat ng iyong statement sa inyong affidavit of complaint regarding dito sa pakikipagsabwatan ni First Lady Ahas Lisa Marcos. Then no one from the Congress and Senate na gustong mag-imbestiga. Eh, kung ganyan, alam natin, Attorney Glenn, na nabusalan na rin sila ng confidential fund yung mga bibig nila. Generous allowance coming from Lisa's mugs. You know, dyan natin makikita mga kababayan, all these people are not worthy of your lives, of your votes. That's why palagi ko sinasabi, we need a government that will reset everything. Makikita yeah. ninyo yung gobyerno para sa inyo. We do not deserve these kind of politicians. They are politicians, not leaders. We need to elect leaders, not politicians. Leaders. Yeah. So, yan, nakita ko yan na pinapaimbestiga nila yung kay Tumbado. Imagine, Ito ako ha, I'm shouting out to the world and you're ignoring me. But even if you ignore me 1,000 times, I will not die by being ignored. I will keep shouting to the rest of the world. Yeah. Wow. Well, brother, Attorney Glenn Chong, grabe, alam ko, mahaba-haba pa yung laban natin. But yeah, ako talaga isa sa mga natuwa sa pag-speak up ni former President Duterte at doon sa statement niya mismo na kapag hindi binigay sa atin, taong bayan, ang audit report nitong mga taong, you know, nila Romualdez, nila Bongbong Marcos. Ah, ito pala, ma'am. Oh. No, kasi humihingi si President Duterte. So bigyan yes. mo ako because I'm a CPA. So pwede kong i-audit yan. Oh, I'm a CPA, yeah. So pwede kong i-audit yan. Eh nahuhuli ko nga ang boto na tinatago o winawaldas ni Smartmatic. Ayun naman pala, Attorney Glenn, ikaw na mag-audit, tayo na mag-audit. Yes. Sibigin natin kay Pangulong Duterte. Kaya natin yun. Yeah. Oh, hingin tayo ng gobya kay President Duterte. Oo. Yeah. So, yeah, that's our project now. But yeah, sabi ko nga, I'm so happy
and grateful dahil you and me patuloy pa rin the same. Hindi tayo nagbago eh. Hindi tayo nag-traitor sa bayan dahil since 2010, 2013, nag-start ka na ng laban mo sa Smartmatic. Diba? Then sinamahan kita nung nakilala kita. Nako, napakagaling naman yes, itong tao ito. Sinamahan kita. So, sinamahan natin si Bongbong Marcos at saka si Lisa dahil yun din ang kanta nila, sigaw nila noon against Smartmatic. So, nung nanalo na sila, wala na. So, ibig sabihin, tayong dalawa and the rest of the people na nanonood ngayon na against Smartmatic, tayo ay loyal sa katotohanan at sa ating bansa at sa ating mga kababayan. Pero itong si Marcos at saka si Lisa ay tinraidor. Sila talaga yung nagbago. Hindi tayo. Kasi yes, ito pa yung laban natin eh. Sa sinabi ko na, consistency is the hallmark of credibility. Si Mama Halika, ako, we have been very consistent for many, many years. Si Lisa Marcos consistent lang for 6 years. After that, bumaligtad 360 degrees. Pati yung asawa niya. Pati yung dalawang technical guys. Ito yung hallmark ng mga traitor sa bayan. Traitor sa bayan. Yeah. Well, napahaba na ating kwentuhan. Attorney Glenn, any final words sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta sa atin? Nagpapasalamat po ako sa inyo, ma'am, sa inyo at sa mga nanonood po sa atin. Ang palagi kong sinasabi, please share this video para mas marami pa po ang makakaalam. Kasi pilit na kinokontrol nila yung social media account ko sa Facebook. Si Mama Harlika kasi may YouTube, so that's why partner kami palagi. So that itong mga sinasabi ko will filter down to the people. Kasi information is power. Information is power. Kung wala tayong alam, hindi tayo makakagalaw. Hindi tayo kikilos. But kung alam natin yung mga nangyayari, yung information na yun will bond us all together and become a collective force na pwedeng magbago, magpabago sa gobyerno. Kung mabago ang gobyerno, remember ang gobyerno ang nag-set ng policy. Policy na may direktang kinalaman sa pamumuhay ng bawat Pilipino. We need a government that is responsive. A government that is responsible to the people. Yun ang gusto nating mangyari. That's why kinakalaban natin yung mga traitor sa bayan. And we hope that you will be with us. We thank you for your time you shared with us. And hopefully, ma-share po ninyo ito para hindi po magwagi ang control ni Lisa Marcos sa social media sa mga kalaban nila. Yes. Thank you very much, Attorney Glenn Chong. See you again soon sa ating mga susunod na topic. Thank you po. Ayan, mga kababayan. So talaga naman na talagang nandyan kayo lagi na sumusuporta sa aming dalawa at sa katotohanan. At gusto kong pasalamatan si Rachel Go na talagang bonggam-bongga, napaka nagbigay ng generous allowance. Thank you, Rachel. And yes, sa aking mga nanonood dito, si Duquesa, si Alithia Brackett, consistency is the hallmark of credibility. Great words from Attorney Glenn Chong. Muli, this is your Fair Lady Maharlika. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kita-kita muli.